Ayan, Kong. Ano, kasi minsan eh, tayo mga napapanood po sa television, eh, kung ano yung ating ipinoproject sa tao, parang ganun din nagiging damdamin nila, Kong. Eh, di ba? Kaya dapat eh, lagi tayong inspirado, ika nga. Tama dyan, alam mo, ang katungkulan natin sa programang ito, hindi lamang yung mabigyan natin sila ng konting gabay sa mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Kung ano ang nasa likod ng mga pangyayari na yun. Sa ating kampanya na yun din, ay kinakailangan masalamin din. Opo. Panuguri ng pagkatao meron tayo dyan, no? Sapagkat kilatisin nila yung bawat salita na sinasabi natin. At kung paano natin isinasabuhay yung advokasya o yung tuntunin na ating palaging sinasabi sa programang ito dyan. Hindi lamang kasi sa iba, oh, sa iba sinasabi ko. Yung kanilang sinasabi, hindi naman yun ang ibinubuhay nila dyan. Ay, totoo po. Lalo na yung mga grupo o mga taong wala nang ginawa, kundi gumawa na lang ng iba't ibang mga pananalita, ng iba't ibang komento. Yung iba, walang batayan din eh. kasi sa aking experience kasi dyan at sa pakikisalamuha sa maraming tao na rin, talagang mas madaling gumawa ng kwento eh. Yung kwentong walang basihan. Wala kasing base eh. Ay, opo. Maghahabi ka lang ng magagandang pananalita dyan eh. Sa totoo, dati sa mga tunay na nangyari, ilalahat mo ng mabuti yun eh para walang maiwan. Masayang araw po ng Webes sa inyong lahat. Nako, October 1 na po ha. Nako, baka nakakalimutan ninyo ang petsa. Atin pong Deputy Speaker, representante po ng Sagip Party List, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang Webes po ng umaga sa inyo. Masayang unang araw ng October din. At inaasahan din natin na kahit ganito ang kalagayan ng bansa natin dahil sa COVID, ay patuloy pa rin nating tatanawin ang masasayang darating na araw sa ating buhay. Ay, opo naman. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, siyempre, at habang tayo ay nabubuhay, dapat yung masaya, pampag-good vibes ng ating mga kababayan. Kong, ano? Kasi minsan, tayo mga napapanood po sa television, kung ano yung ating ipinoproject sa tao, parang ganun din nagiging damdamin nila, Kong, di ba? Kaya dapat lagi tayong inspirado, ika nga. Tama dyan, alam mo, ang katungkulan natin, sa programang ito, hindi lamang yung mabigyan natin sila ng konting gabay sa mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Kung ano ang nasa likod ng mga pangyayari na yun. Sa ating kampanya na yun din, ay kinakailangan masalamin din. Opo. Panuguri ng pagkatao meron tayo dyan. No? Sapagkat kilatisin nila yung bawat salita na sinasabi natin. At kung paano natin isinasabuhay yung advokasya o yung tuntunin na ating palaging sinasabi sa programang ito dyan. Hindi lamang kasi sa iba, oh, sa iba sinasabi ko. Yung kanilang sinasabi, hindi naman yun ang ibinubuhay nila dyan. Ay, totoo po. Lalo na yung mga grupo o mga taong wala nang ginawa, kundi gumawa na lang ng iba't ibang mga pananalita, ng iba't ibang komento. Yung iba, walang batayan din eh. kasi sa aking experience kasi dyan at sa pakikisalamuha sa maraming tao na rin, talagang mas madaling gumawa ng kwento eh. Yung kwentong walang basihan. Wala kasing base eh. Ay, opo. Maghahabi ka lang ng magagandang pananalita dyan eh. Sa totoo, dati sa mga tunay na nangyari, ilalahat mo ng mabuti yun eh, para walang maiwan. Para sa ganun, masabi mo, mailahad mo sa ating mga kababayan na naghihintay sa ating programa. Sa isang paraan na malilinawan nila, yun pala yung nangyari. Pagka nasabi na, ganun pala yun. Malaking bagay yung nagawa natin dyan. Opo. Ang kanyang pariwala,
ay kaiba yun nung dati niyang naisip. Kaya nga kung minsan, yung nagiging dahilan kung bakit tinahanap-hanap nila na, sige, tingnan natin kung ano sasabihin ni Jen Subarjaga. Baka naman nagkamali tayo. Ganun ang gusto nating makita at yung objective. Yun ang layunin ng ating program. Kaya nga yung kung titingnan mo, sa ganang mamamayan eh. Ayaw. Paglilipiin mo yan, nakatuko yan doon sa interest. Totoo. Yun ang pinagsisip. Totoo kong. Kaya nga sa atin ko ngayon, bagamat talaga namang minsan mga mai-issue na talagang hindi natin maiwasan, tatalakayin, pero sa kabila ng lahat ng yun, sa ibabaw ng lahat ng iniisip natin kung paano pa rin ito, kahit paano ay may paliwanag ng tama, na hindi magiging mabigat ng gusto sa ating mga kababayan to. Ano? At saka, well, yung mga issue na kumisan nga, pampalubag loob ano, sa ating mga kababayan to. Napakalaking bagay nun para sa kanila. Tama ka dyan. Bibigyan kita ng isang napakabuting halimbawa. Napakagaan para intindihin ng ating mga kababayan. Kasi nagkakaroon nga ng issue tungkol doon sa palitan ng speakership dyan, ano? Ay, oo, naku, hot issue ngayon yun ko, ha? Opo. Bigla kaming nakatanggap ng mga invitation dyan. Kasi random yun, eh. Mm-hmm. Siguro, ang Malacanang, meron din namang intelligence naman yan. Gusto niyang makatupang palad kung sino yung pipiliin nila. Oo. Tatanggap ka ng invitation dyan, eh. Pagkatapos, bago ka... Pagkatapos ng imbitasyon, ikaw ay yung test ano na yun? PCR ba yung tawag doon? RT-PCR test, oh. Kailangan dalawang araw bago ka magpunta ng Malacanang, swab ka, yung swab na talagang... Yung para sa test talaga for COVID, opo. Oo. Pagkatapos noon, nasasabihan ka, ganitong araw, ganitong dapat nandun na kayo, ganun-ganun. Ang protocol, mahigpit yan eh. Pati nga yung iiwanan namin ang mga sasakyan namin doon sa medyo malayo, pagkatapos sasakay kami doon sa mga golf cart. Ah, talaga po ah, oo. Kasi kitang-kita kayo kung may dala kang... Kasi nga yung pagdating mo ron, may rapid test na naman. Opo. O di ngayon, nakadupang palad na medyo ang Pangulo, didiscuss niya nga yung kung ano yung mga nangyari noong ganitong panahon. Oo. Alam mo naman ang Pangulo kung ano lang gusto niya sabihin. Kwento-kwento lang. Conversation. Oo po. Nandun na ko, nandun ang mga kasama namin. At nung mag-open siya ng mga pananalita, o ganun nga kanyang nangyari noon, medyo nahihirapan nga ako, sabi niya ganyan, sana kayo-kayo na lang ang ayusin na lang ninyo sa inyong level ito. Uh-huh. Sige ganyan, mag-uusap uli kami ngayon bago kayo umalis para magkaroon ng tuntunin kung paano ninyo i-resolve itong pagyayaring ito. Mm-hmm. Kaya nag-uusap uli silang tatlo, kami naman nandun, pupunti lang kami, siguro wala pa kaming dalawang po dyan eh. Opo. O, pagkatapos di nagpasya ang Pangulo sa pagitan nilang dalawa na ganito ang gawin nyo, ganun-ganun. Ibig sabihin, wala namang announcement. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Bago kami mag-iwahiwalay, wala namang sinabi ang Pangulo. Mga kaibigan, si ganito na, si ganun at saka si ganun. So yung senaryo yung binabanggit niyo po, yun yung gabi na nagpulong sa ano, yung lumabas sa mga pictures. Oh. Na nagpulong sina Speaker Cayetano at saka si Kong Lord Alan Velasco. Well, yun isang gabi po. So yung pangyayari na yan, kung saan kami inimbita ng Pangulo para magpahayag siya sa loobin niya tungkol doon sa mga namumulong. Ayun pala. Oo. Papalitan at ano circumstance ng palitan, ganito, ganyan, ganyan. Pagkasakay ko sa akin sa sakyan dyan, pauwi na ako. Hindi pa ako nakalabas ng Malacanang din eh. Meron na nag-plus sa mga ano, o si ganito na ang speaker. Oo nga po, oo. Pati kami naka-receive nun kong eh. Oo. Yung mga tao na siyempre wala naman doon sa pangyayari, akala nila totoo yung totoong may announcement. Oo. Kami nga yung nandun eh. Wala namang pinagpunta doon. Oo. Liba na lang kung isa sa amin ang gumawa ng kasaysayan, gumawa ng usap at pagkatapos itinik sa isang periodista na nagiging sa dakuntang uro na nandun sa kapatulog ng mapapailing ka na lang. Ito yung sinasabi ko.
ano ba, ito bang mga periodista nito, ito bang mga man na to, media people na to, talaga bang nagsisilbi sila sa bayan o pinagsisilbihan nila yung mga politiko na kinikilingan nila? Oo. Well, alam niyo naman sa panig, sa profession po ng media ko, kumbaga, first information yan, na kung sino ang makapag-flash, ano? Kung sino unang makapag-sahing papawid, ikaw nga sa mga nasa radyo, eh ano yan, kumbaga, parang ang laking accomplishment sa bahagi niya. Kung. Eh nung lumabas nga yung pumutok nga yung gano'n, hindi, nag-iilingan lang siguro yung mga kasama mo, maski sino. Oh, yung kasama sa pagtit sa pulong siguro, yung mga kasama niyo. Oh. Sari-sari ng media organization na nag-text sa akin, lahat ng ganito, tinatanong ano po nila ngayon. Hindi na ako sumasagot yan, baka mamaya eh, makahalo pa ako dun sa ano ba talaga kanyang tunay na nangyari? Eh baka mamaya pag nagsalita pa ako, pabubulaanan na naman ng iba. Eh, pinaduti ko na lamang na ano, baka ako mag-announce ang president. Siya na lang siguro ang hintayin natin. Sabi ko sa sarili ko. Pero, hindi ko na sinagot lahat ang mga text messages. At nag-text sa akin yung gabi. Bago ako makauwi, siguro 20 text messages ang tinanggap. So, well, at least kung yun ho pala talaga ang totoong nangyari. At mukhang ano, bali, kahapon po sa privilege speech ni Speaker Cayetano, mukhang nabanggit niya ng bahagya yung bagay na yan. At doon ho naman, talagang kinukumpirma na muna siya, wala naman siyang pinahayag. Pangalawa, ang Pangulong Duterte, wala din pinahayag kung anong napagkasunduan. Yun ho siguro ang ilan sa mga nabanggit din kahapon ni Speaker Cayetano. Kung. Tama ka dyan, kasi silang dalawa naman ang kinausap muli kabang naghihintay kami sa sala, saan kami nagkukwento-kwentuhan lang. Ang pagkakaalam nga namin, bago kami magsiuwi, lalabas ang presidente na nakangiti. Oh, mga kaibigan, nag-usap na natin, si Alan na, sabi niya, ang speaker. Eh, dalawa silang Alan, di ba? Hindi may napigil ito, baka hindi kami... Magdaman eh, di ba? Di ba ba? Napili ko na kanya kung sino ang susunod. Si Alan, no? Si Alan, kanya. Hindi, magtitingin na ulit. Pareho silang Alan, di ba? Oo nga. Ano nangyari dyan eh? Walang ay, nako. Ayan, yun ang gusto kong linawin sa ating mga kababayan. Kaya kita ng dalawang Ginoo na pareho naman nating kaibigan at parehong malapit sa atin. Totoo naman yun. Sabay, naghihintayan kami. Ngayon, ang paliwanag nung isa, October 14 daw, sabi naman nung isa, eh kinakausap naman siya ni Pangulo kanya na hanggang Disyembre na lang para mailusot natin ang budget sapagkat galing tayo sa COVID at hindi pa tayo nakararaos dito, siguro kinakailangan nating ipundar ang isang budget na sasagot doon sa mga nangyari. Lalo na itong magmula sa Marso na talagang nanalasa ang COVID na ito, maipundar natin ang isang budget na tatakip sa tunay na pangangailangan ng bansa natin, ayusin nating mabuti. Uh-huh. Ang issue kasi dyan, malalayo na doon sa gentleman's agreement. Eh, alin ba yung mas importante sa atin ngayon? Uh-huh. Yung gentleman's agreement o yung maipundar muna natin ang budget na malinaw na talagang tatakip sa tunay na pangangailangan ng bansa. Kasi kung ngayon kayo magpapalitan sa dami ng interest ng mga na dapat mong takpan dito, baka mailaglag natin yung interest mismo ng bansa. Mm-hmm. At yun nga po kung ang nangyari. Well, na marami din po na bigla kahapon sapagkat sa privilege speech ni Speaker Cayetano ay bigla po siya naghain ng kanyang resignation pagiging speaker ng Kamara de Representante. Pero pagkatapos po ng kanyang pagsalita, agad po na tumindig itong si Congressman Mike Defensor at nagsabi rin siya na hindi nila tinatanggap o hindi niya po tinatanggap ang pagbibitiw bilang speaker ni Speaker Alan Cayetano. At ito po naman ay nagkaroon ng second demotion. Well, nauwi po sa botohan ano, sa lahat ng mga miyembro ng mambabatas. At ang nangyari nga po kahapon, kung mahigit sa 180 ang nagsabing ayaw naming magbitiw
bilang speaker, si Speaker Alan Cayetano? Kasi diyan, bago siya nag-tender ng resignation, binanggit niya yung Apo. Background doon eh. Ang totoo niyan, ang sabi nga niya, sino sa atin ang hindi susunod kahit na wala pang agreement, kahit na wala pang gentleman's agreement kung ano sabihin ng Pangulo, tayo pa rin nating pinagsisilbihan. Sabi niya gano'n, alam naman ninyo, ako'y naging vice president nung siya ay tumakbong presidente. Ang sinabi ko naman sa kanya, kahit anong iutos mo sa akin, Mr. President, alis ako ngayon, magpag-resignin mo ako ngayon, susunod ako sa iyo. Mm-hmm. Ang inaalala ko lang, itong budget natin, iiwanan ko ba ng ganito ito? Oh. Tingnan nyo, magkaharap kami, sinabi ko sa kanya, ikaw naman, Lord, sabi niya, eh bakit mo naman sasabihin na napakadali naman yan? Kung ano yung nasa net, eh yan ay yung aprobin natin. Hindi naman nangyayari talaga kung ano yung nasa net. Yung net ito yung National Expenditure Program. Apo, yung pang buong taon. Apo. Lahat naman ng budget dyan, hindi naman natutupad yun. Eh ano nga yun eh? Yun ang i-examining mabuti, kaya nga ngayon nasa plenary debate yun eh. Eh bakit ito sabihin kung ano yung nasa NEP, yun ay nga aprobin. Hindi nangyayari sa realidad yun dyan, pupunta pa yun sa Senado para posisyon yun ng Senado yun. So ang sabi niya, parang hindi ka nakahanda. Parang hindi ka nakahanda. Ayaw kong yun ang mangyari sapagkat iisa ka niya ang barko natin. Pag lumubog ang barko na to, saan tayo pupunta? Gusto ko mag-resign ako kung matapos lang ito. Kaya, ito Mr. President, kung gusto mo na ngayon na ako mag-resign, sabihin mo lang ngayon. Pero itong budget na to, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung Lord, sabi niya, pag nag-resign ako ngayon, kaya mo bang balikatin ngayon ito? Kaya ko, sabi niya, anong gagawin mo? Aalisin mo ba yung mga opisyalis na nakatalatag kayo? Oo. Apro, ano, okay, wow. Sino yung ganito, baka magkagulo lang. Ito lang inaalala ko. O ngayon, talagang kung nasa sa inyo po ngayon yun, sabi niya, ilalagay ko po sa kamay ninyo yung pagpapasya, magre-resign po ako ngayon para makita naman po natin kung talagang kakayanin nila. Ganun ang naging premise din. Ayun. So ang kahulugan ba nito ko, siguro baka may mga pagkapanood tayo ng tatanong sa isip nila, ang kahulugan ba nito ngayon ay by October 14 ay magte-tender ulit ng resignation si Speaker Cayetano o pagkatapos po na maipasa ng mababang kapulungan ang pondo, ito pong NEP na ito, ang NEP, ay magte-tender ulit siya ng kanyang resignation as Speaker? Ganun po bang kahulugan nito? Hindi po naman niya, para lang masabi na hindi siya laban doon sa gentleman's agreement kasi sinabi niya, President, kahit ngayon pag-resignin mo ako, tutupad ako doon. Opo. Oo. Ayaw ko lamang mailagay sa alanganin ang ating budget kasi ang estimate namin hanggang October 14 tatapusin namin ito. Ngayon, okay. Halimbawa, para man mabigyan natin ang pagkakataon si Kong Lord na siya nang gumawa, magbibitiw na lang po ako ngayon. Oo. Yun ang premise noon. Ngayon, ayun. Nalagay ngayon sa kamay namin ang pagpapasya. Teka muna. Alin ang susundan natin yung kapakanan ng buong bansa? O yung masunod lang ang pagpapalitan kahit na halimbawa tumagalit na yung bangka? Hindi naman siguro kami papayag din na dahil lamang dun sa katwiran na mayroong palitan ay hahayaan namin tumaubang bangka. E paano naman, ano naman ang responsibilidad ng House of Representatives pagka hinayaan namin yun din? Ayun. So ngayon po, Kong, ano kaya ang mensahe sapagkat higit na nakararami ng mga mababatas. Sabi nga po, 184 na mga congressman na nagsabing hindi dapat bumaba si Speaker Cayetano sa pagiging speaker. Meron pong isang bumoto ng sang-ayon at meron yatang siyam na nag-abstain, no? Doon sa naging resulta ng botohan kahapon, Kong. Siguro dyan, yun ang ilatag mo at yun. Yan ang bigyan mo ng punto para makapag-komento yung ating mga taga-subaybay kung ano ang pakiramdam nila, paano ang pagkakaintindi nila doon sa pagre-reject ng karamihan ng mga kasabi ng Kongreso doon sa ginawa ni Speaker Alan na magbitiw na naman siya. Na hindi tinanggap ng ang ibig sabihin nun, ano ang nakita nila
na damdamin ng kabuuan o karamihan ng House of Representatives. Ano na nang nakita nila ron? Gusto ba? Ang nakita ba nila yung kagustuhan na ituloy na lang muna alang-alang sa bansa? Opo. Ilatag mo ang tanong para sa ganun, eh, masangkot sila kung paano nila i-interpret yung pangyayari o kaganapan kahapon. Ayun, sa atin mga kaibigan, sa atin mga kabarangay at mga taga-subaybay, maging sa iba yung dagat, ano, sapagkat kahapon nga po ay tumanggi ang karamihan ng mga mababagay Cayetano doon sa usapang lalaki o gentleman's agreement kung naintindihan natin yun din. Ay napakasimple lang na madali naman i-process. Lahat naman tayo ay kumikilala sa isang agreement. Kung ano yung dapat sunduan ay dapat na tuparin. Pero maliwanag na sinabi nga ni Speaker Cayetano, Mr. President, hindi naman ako nagiging dahilan, hindi ako ang dahilan kung bakit hindi matupad yun. Sabihin mo lang itong araw na to, kahit ngayon na, sabihin mo sa akin ngayon. Magre-resign na ako ngayon, basta sabihin mo lang, Mr. President, ang nangyari, talagang nahirapan ng Pangulo na i-process niya yun. Kasi nga, nakikita niya, may kailangan. Nung magkaroon ng gentleman's agreement din, walang COVID. Tama, isa yun. Ang pangyayari na maaaring mailagay ang bansa natin sa isang napaka-peligrosong sitwasyon. Walang iniwan yan dyan sa isang naglalayag na kung yan ay bibigyan natin ng paghahalimbawa, napakaraming bagyong dumating. Nakita natin kung papanong yung ating kapitan ng barko ay talagang ginanap ang tungkulin, kung papanong yung paglalayag na yon ay mailigtas niya yung barko sa mga sarisaring panganib. Yung barko ay yung ating bansa din eh. Totoo po yun. Opo. Yung kanyang mga mamamayan. Ngayon, yung mga miyembro ng Kongreso, tinitingnan kung paano yung paglalayag ngayon ay namin tina kahit na napakarami ng salasalabat na mga peligro na dinaanan nung ano na yun, nung barko na yun. Tingnan mo yung dalawang bayanihan na laakso na opo. Na aming sinuri at aming ipinasa din. Hindi man lang kami makapunta sa Kongreso dahil nga sa panganib ng COVID. Opo. Alam mo naman dyan, maraming dito pa lang sa Kongreso, ilan ang namatay sa mga kasama namin. Kung hindi ako nagkakamali, 5 ang namatay dyan. Ito hindi pang karaniwang pangyayari sa buhay ng Kongreso. Opo. Siyempre may pangamba. Aaminin ko naman sa'yo, napakayabang ko naman kung sasabihin ko sa'yo, hindi ako nangangamba kung halimbawa ko'y pumupunta ron, lalo na nung panahon ng ABS-CBN. Hindi ko ituloy yung aking inumpisahan. Pero sa tingin mo ba, hindi ako nangangamba? Nangangamba ako din sa kaligtasan ko at sa lahat ng bagay na maaring makapigbigay sa akin ng kapinsalaan. Pero kailangan kong tuparin yung tungkulin. Kasama yung sa paglalayag ng barko na ginagawa natin ng halimbawa dyan. Eh. Yung Bayanihan Act, yung pagtatalaga ng temporary power ng presidente sapagkat hindi alam natin kung ano ba mangyayari sa bansa natin. Ngayon lang nangyari sa atin ang dilubyong ito. Kung nakaharap tayo sa dilubyo, maring lumubog ang barko na yon sa isang iglap lang dyan. Kapag nagkamali ka, wala nang pupuntahan ng bansa natin. Ganun kapeligroso ang nangyari. So, kahit na papano, hindi kami makapag-meet face-to-face physically sapagkat merong umiiral na batas na physical distancing. Pero kinampanan namin ang tungkulin. Hinahanap natin ang quality ng leader na sasama sa atin sa panahon na yon. Hindi ko inaalis sa buhay ko o sa salita natin o sa pag-uusap na ito, yung gentleman's agreement. Pero balikan natin ang pangyayari. Masaya ang panahon nung nagkaroon ng gentleman's agreement. Wala tayong inasahan na meron pala tayong kakalabanin ngayon na isang kalaban na hindi natin nakikita. Na isang sairis-isang iglap ay may lulugsong bansa natin. Hindi mo ba hanapin ngayon sa leader kung sino yung na-test mo, nakasama mo, na nandun, na kahit na isang tapik lang sa balik at nakapagbigay sa iyo ng lakas ng loob, siguro ituloy natin. ABS-CBN din.
Sino ang nakita mo sumuportang leader doon? Meron bang sumuportang leader? Wala akong, kasabi ko nga sa iyo, pare-pareho kong mga kaibigan yan dyan. Pero sa tamang panahon, na nakikita mong maaaring lumubog ang barko, aba eh, kinakailangan magkaisa tayo doon. Ibig ko sabihin, lumitaw na yung leader na dapat lumitaw doon. Hindi naman sa... Opo. Hindi naman kung sa... Maaari kang makapitan ng COVID. Pero isinaalang-alang pa namin yun. Eh, talagang ganun eh. Nagsisilbi tayo sa bansa natin. Doon makikilatis ang leader. Ngayon, anong itatanong ko uli sa kanila ngayon? Anong gusto mo? Yung na-test na quality ng leader o dahil sa pinananagutan mo lamang yung gentleman's agreement? O sige, parang driver lang ito eh. Siksak ito. Walang karanasan sa mataas na matirik na lansangan ito. Sige, lahat tayo nakasakay sa jeep na yon. O sige nga, sige, pag-driver mo na lang, pag-driver, ikaw ba nag-drive ka na ng matarik? Hindi pa po, pero dahil nga po sa gentleman's agreement, ako'y nahihiya. Eh, kukunin na rin po yung... Kasubuan. Wala, ako na po. Papayagan ka kaya nung isa doon sa mga nakasakay doon? Ito yung malinawan natin dyan. Nagkaroon ng pagkakataon para maipakita natin sino ba talaga ang dapat natin munang gamitin leader sa panahon ngayon kahit nabalikan pa natin yung gentleman's agreement. Totoo. Eh, nung nagsalita na ako doon sa Malacanang dyan, nagkaroon ng halimbawa, Mr. President, sabi ko, payagan mo ako na magkwento ako sa iyo ng kahit konti lang. Alam po ninyo ako, noong panahon po ng bayang Israel na nakatala sa Biblia, sabi ko, mayroong isang hari doon na ang pangalan niya ay Haring Ezekias. Opo. Ito ko sa kanya, di, nakatingin siya sa akin. Eh. Alam po ba ninyo ako kung ano sinabi ng Diyos ako kay... Kasi noong panahon na yung ako, ang inuutusan ng Diyos, ay mga propeta. Ang inutusan niya kao is si propeta Isaias. O Isaias, kanya puntahan mo si Ezekiel. Sabi mo sa kanya, sa araw na ito, sa gabi nito, mamamatay na siya. Mm-hmm. O di, sinabihan po siya kao. Nanalangin ngayon kao yung ano, nakipag-usap ngayon ng Ezekiel. Sinara niya kao yung mga bintana. Mm-hmm. Sabi niya, kung sasalita natin kao, Mr. President, bossing, sana alalahanin mo naman ang mabubuting gawa ko. Lahat ng sinabi mo kanya, tinupad ko, di ba? Baka naman gusto mo pa akong alalayan ng konti. Mm-mm. O di, tinamag niya uli si Isaias na hindi pa nakalalayo nung panahon na yun. Isaias, bumalik ka. Sabihin mo sa kanya, binibigyan ko siya ng 15,000. Mr. President, kaya ako, ano bang relevance nung kinukwento ko sa iyo ito? Mm-mm. E, salita na ng Diyos yun eh, binawi niya eh. Alang-alang doon sa katuparan ng maaring o kaganapan na gusto pa niyang mayari. Eh, hindi naman gano'n na nangailangan na 15,000 si Alan Cayetano. Pero ng prinsipyo, sabi ko, notwithstanding the gentleman's agreement, ano ka ako ibig ko sabihin? Eh, Panginoon Diyos na yun eh. Pero binawi niya nga ako yung batas na itinakda niya na eh. Papatayin niya na ngayon yung tao eh, yung hari eh. Pero sige, binibigyan pa kita ng 15,000. Pero na pag ginawa akong paghalimbawa dyan. Totoo. Sapagkat nakita nga ng Panginoon, yung ginawang kabutihan at pagsunod ni Haring Ezekias, kung di ko ba? Yun ang naging ano. Yun ang naman dyan, nang walang labis, walang ito lang. Kung paano ko inilahad yung aking pansarili. Sabi ko, Mr. President, itong dalawang ginoo na nasa harap mo ngayon, sabi ko, pareho malapit sa akin. Itong pansarili ko kakong ano, pansarili kong pananaw ito. Kaya ko lamang sinasabi ito, hindi dahil ako'y kumikiling sa isa sa kanila, hindi yon. Wala pong personal na sa akin. Nag-iisa lamang po yung barkong sinasakyan natin. Ang akin po kakong gustong mangyari rito, magtagumpay tayong lahat. Ikaw naman kako yung timon dito eh. Tinutulungan ka lang namin dito. Meron lang tayong isang presidente at merong isang barko ngayon ay nasa alanganin, nasa panganib. Magpapalitan po ba tayo ng kapitan na tumutulong sa iyo? Yung gusto ko sabihin. At isa-isang, yaman din lamang pala ako na nando kayo sa pagpulong. Ano? Kasi ang isa pa po sa mga lumalabas ngayon na parabagang, ipinahayag na ng Pangulong Duterte na by October 14, ipinahayag na ng Pangulo, kung binibigyan ko po ng emphasis doon sa punto na yon, ang pagpapalit by October 14,
At pagkatapos anya, hindi sumunod. Para anyang nabastos ang Pangulo kasi nagpasya na siya. Pagkatapos hindi nasunod yung October 14 na yun. Totoo bang may announcement ng Pangulo na siya ba mismo nagsabi na October 14 na, mag-resign ka na, magpalitan na kayo ng pagiging speaker? Ganun ba ang naging, naging senaryo? Yun nga yung sinasabi ko dyan, bago pa tayo nagsimula. Kung kami nga na nandun, wala kaming narinig eh. Ayun. At paglabas namin meron ng ibang broadcast. Unang-una, wala namang periodista ron. Wala akong nakikita ang media. Napakahigpit nga ng pagpunta ron nga eh. Pag hindi ka na-swap sa loob ng dalawang araw eh, hindi ka makakarating dun eh. Oh, lumabas kami nang wala namang idineklara kung, si ganito na. Sa pension ganito. So, pag sakay ko sa umulan na ng ganito, si ganito pala, tsaka si ganito. Ano nga kung mangyayari naman pagka... Ano ba gentleman's agreement na pinag-uusapan natin? Eh dito pa lang, wala naman sinabi ang Pangulo eh. Bigla na lang kayo nagbigay ng pahayag kagad. Mm-hmm. So, saan nagsimula kung yung October 14? Ba't ba lumutang yung pecha na yon? Ito ang palagay ko kasi dyan, dahil sa timetable namin, by October 14, dapat tapos yung yung budget. Ayun! Break kami. Break ang Congress. Pagkatapos, magkikita-kita kami mga November, palagay ko November 16. Mm-hmm. So siguro, yun ang timeline na ginamit. Dahil by October 14, dapat maipasa na namin yung GAB, yung General Appropriations Bill. Para yun ay may transmit na sa Kongreso. Wala na kasing panahon dahil magbe-break kami dyan ng isang buwan. Ayun. Akala ko naman kay Pangulong Duterte mismo nagsabi, October 14 ha, hindi pala nanggaling sa Pangulo yung petsa na yun, Kong. Ang pinakamabuting pagkakataon na sabihin yun dyan na nandun nga kami bago sana kami mag-iwahiwalay. Pinigitan na sana kami. Oo. Maski yung nasa mga kasama namin nasa panig ni Kong Lord, may kasama siyang walo. Kami, walo din kami sa kabila. Maski tanungin mo sila, meron bang lumabas ba yung Pangulo para ihayag niya yung October 14? Yun na nga po. Ay, nako. Anyway, Kong, saglit lamang ho. Sabi ni Crystal, meron pa tayong mga mahalagang paalala, ha. Magbabalik pa po ang saganaang. Ay, opo, Bea. Kanya, kasagsagan ng peligrosong paglalakbay na dyan. Hindi mo naman alam na umulan ng napakalakas na gano'n. Napunta tayo na madilim na yung nilalakaran ng jeep. Oo. So pagkatapos, ninenervyos na lahat itong ating mga nasa ipaligid natin na nakasakay natin. At hindi ka naman ninenervyos na yung napakaraming peligrong dadaanan. Ngayon, nagpipilit yung katabi mo. Mm-hmm. Yan, ang usapan na pagdating natin dito, ano man ang mangyari, ang usapan na yung usapan. Ako naman mag-drive. Ano sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, lalagpasan ko lang muna itong mga problema ito pagkatapos bahala ka na. Importante, makalagpas muna tayo dito. Kumbaga, nasa momentum na ako kung siguro ganun po sasabihin ko. Yan na yung ibig ko sabihin. Ngayon, yung karamihan doon, ayaw pumayag. Hindi na ang issue dito si Speaker Cayetano dyan Wala na sa kanya yung bola Nag-resign na nga siya para lang mapapagbigyan. O sige, halika na. Ikaw na yung mupo dito yung katabi naman nung isa, teteko mo na, huwag kang gagawin yan. Oo. Iisipin na lamang yun, kahit na may kasunduan kayo, nasa balag naman ang alanganin itong jeep na sinasakyan natin. Teka muna dyan, ipagpatuloy na ako sinasabi, baka makakalimutan kong batiin yung mga ilang mga kaibigan nating nakasubaybay sa atin. Pangunahin. Sige po. Oo. Kaibigan ko si Willie Naba na sa maraming pagkakataon, lalo na nung dinidiscuss natin ang ABS-CBN dyan. Alala rin niyang mama na yan sa kakapanood sa akin. Sabi niya, kinakailangan ganito at ganyan. Ha? At palaging nakatext sa atin yan. At ang kanyang asawa, si Joey, palagi nang katutong sa iyan dyan. Ha? Hindi mo lang alam. Ganun po. Ati mo rin. Opo. Ako naman po, gusto kong i-welcome pala. Magiging miyembro na po ng pamilya ng Eagle Broadcasting Corporation.
sila yata, ewan ko kayo nasisingkaw. Sana naman hindi ko ma-preempt. Ano ho? Ang dati,